song i-review yung ating CR152 from Keeway. Since marami kasing katulad ko before akong bumili isang bagay, isang motor or isang bagay in general, syempre isa-search mo yun, diba? Itura, kung gusto mo ba yung itura, kung okay kaya siya, paano kaya gamitin. So ayun, gusto ko lang sanang kahit pa paano makatulong tayo dun sa mga nagtatanong sa sarili kung itong klaseng mo to okay ba siya or ano ba itura, maganda ba siya. So ayokong ako yung magsabi na maganda siya, pahit siya, ay nabala. So ito, papakita ko lang sa inyo kung magustuhan niyo. Okay? So disclaimer muna, hindi ako hindi ako magaling sa mga sa mga motor. Hindi ako mekaniko din. So ang atin lang ipakita yung motor and kung ano yung nasasabi sa manual. Alright? Sige, pakita ko na. Alright. Yun ang kanyang itsura sa side view. So, ang kinuha natin is matte black color. So, tinanggal ko niya yung mga original stickers. So, ayan na siya. So, first off, dito tayo sa harap muna. So, si Keeway CR152, meron siyang classic look na speedometer. So, ito siya. Ayan. Ayan. Digital and analog siya. As you can see. Yep. Yun. So, ito yung turn signal. Ayan. And yung hindi makita yung natin. So, ang kanyang manibela, hindi na yan yung stock or yung original manibela. Palit na tayo ng manibela. Ito na yung itsura niya. So, ito yung kanyang handle grip. Yung palit na rin tayo. Pinalitan na rin natin. So, ang kanyang side mirror ay yung classic round na na itsura. Ayan. Medyo, kung itatanong nyo, medyo mahaba siya. At sa mga, yung iba kasi ayaw ng ganyan. So, pinapalitan na lang nila. Bahala na kayo kung gusto nyo palitan. So, ganyan siya. Ang kanyang headlight, yan. Yung bilog pa rin. Ang kanyang signal light, yan. Yan ang itsura ng kanyang signal light. Sabi nila, ito daw is plastic. Yeah, I think so. Parang plastic siya. Kasi may ibang nag-comment na natutunaw daw siya pag sobrang init. Ayun, so, yung iba nagpalit na sila ng, ng headlight. And, ang kanyang gulong, and dito tayo. So, medyo mainit. Ang kanyang gulong ay size 3.0 by 17. Meron na siyang rayos na malaki na siya or yung makapal, hindi yung maliit na na manipis. So ginawa nila is makapal na yung makapal na yung kanilang rayos para maganda nga naman tignan. Tapos yung size niya sa likod. Likod na gulong is ayun. 110 by 80 by 17. So yung rim niya, ayun, black na siya. So same, stock pa rin na yung natin. Yung rayos and pati yung gulong. So yung iba ang ginagawa, yung gulong dito sa likod,
nililipat nila doon sa harap. At yung gulong pati yung itong rim nililipat nila doon sa harap. Tapos bumibili na lang ng gulong din na mas makapal sa likod. Yung iba nilalagay is 120 by 80 or 130. Kasi daw ang 130 dito. Ayan. Yung itsura niya. Yun. So, maitim na ang ating langis. Kailangan na natin magpalit. Ito yung kanyang transformer. Yung kanyang arena. So, yun. Wala pa naman tayong masyadong binago dyan sa kanyang looks. Kundi tinanggal natin yung sticker dito na pula at pinalitan natin at nilagay natin ng stickers. Yun na, bahala kung anong gusto nyo. Ito, hindi to dito eh. Nilipat ko siya dito. Gumalala sa mga kanila niya. Tapos itong... By the way, no, yung iba, kasi, ang sabi, itong ano daw, what you call this? Signal light. Ayaw nila. Ayaw nila kasi daw maano. Ma wobbly. So sa akin naman, naman okay lang naman kasi kaya nasabi kong okay kasi minsan nababangga ang ganun. Nababangga siyang ganun. Okay lang, di siya nasira. Minsan nadadaling ganun. Oops. Pero di siya na ano. Yeah. But it's really up to you, to the owners, kung anong gusto nila. Kung gusto nilang magpalit. Ah, sa akin, okay na to. Yung bilog na, ano na to. Brake light. Gagawin ko is, plano kong magpalit. By the way, yung pinalitan lang natin dito is itong manibela. Itong kanina lang, itong, yung grip. Ito. Kasi ano eh, medyo masakit yung ano, yung original niya na grip. Para sa akin, okay naman yung ito, yung upuan. Okay naman sa akin, hindi naman kasi maselan yung puwet ko. Yung iba ayaw daw nung shocks kasi daw matigas. Depende pa rin. Sa akin, okay naman siya. Wala naman problema. So, I don't need to change. Siguro, kung meron man akong baguhin sa ngayon, gusto kong magpalit ng gulong na medyo malaki para mas maanga siya tignan. And yung likod, syempre. So, set tayo pag nagpalit dapat, di ba? Gusto ko lang palitan. Actually, nag-iisip pa ako kung... Yeah, so, yun nga, nag-iisip tayo kung anong ipapalit kong gulong. Kasi, ang lagi ko naman kasi biyahin is na ba uwi ng bahay. Yun nga, kasi useless naman kung magdu-dual tire ako. Isa kasi yung naisip ko mag-dual tire. Maangas tignan, mag-forma. So, magiging useless lang kasi siya. Ang gamit ko lang kasi kalsada talaga eh. So, mas maganda siguro kung ano, street tire ang kukunin ko. Kasi ang street tire, diba, mas better traction siya sa concrete, sa mga asphalt. Kung sa kalsada mo talaga gagamitin, di ba, yun lang naman kasi ang ano, ang lagi kong pinupuntahan. Hindi naman ako off-road.
or pumupunta sa mga paglubang mabuhay. So I think it's a better choice to make it bigger. Yun nga, ang iisipin ko na lang kung anong kasya sa budget, diba? Anong kasya sa budget, kasi medyo ano, medyo may kamahalan yung mga street tires talaga. Yung mga mura kasi na brand, yung mga local brands, diba? Mga like power tire. Wala ata siyang, ano, may nakita akong parang street tire, pero ano, maliliit yung size. I don't know, pero 14 lang yung ano eh. Kung magtanong ako, wala daw, ano, wala daw mas malaki. Walang 17. So, yun. That's it, guys. Gusto ko lang ipakita kung ano, para makatulong tayo dun sa mga ibang nagbabalak na bumili ng Keeway, specifically itong klaseng motor na to, yung CR152. At least makita nila yung itsura, yung idea, yung may idea sila kung okay ba? Not the performance wise, pero yung itsura. Performance wise, okay naman siya for now, kasi wala pang 6 months sa akin to eh. So masasabi ko for now, okay na okay siya. Yung handling niya sa kalsada, pag umulan, walang problema, arangkada, yung speed. Siyempre, pag yung speed kasi, para sa akin, nagmamatter sa ano eh, tamang shifting. So, ayun. Ito pala, sasabihin natin ito, no? Yung specifications niya. Hindi ko kasi pukatay ng kodigo kasi hindi ko familiar. Yung size and weight. Yung length ng ano, ng motor na to is 1930 millimeters. Yung height is 1021 mm. Yung dry weight niya is 108 kg. Okay, yung engine type niya, single cylinder, 4-stroke, and 2-valve. Displacement niya is 149. So, yung maximum power niya is 8.4 kW per 8,000 RPM. Okay, then ulit, yung tire niya sa harap is 3.0x17. Tapos yung likod niya is 110x80x17. Yung fuel capacity niya is 12.1 liters. Then gamit natin dito is ano, ang recommended ng ating manual is regular unleaded lang. Unleaded lang tayo. Then sa brake, yung front brake niya is disc brake. Tapos yung rear is the old school drum brake pa rin siya. Okay, so ito yung ano, ito yung itsura niya. Stock, ang kulay na meron sila is etong glossy na black, then yung ito si negra is yung matte black niya. Tapos yung stickers niya is red and gold, yung parang si Iron Man. Tapos merong army green. Tsaka may red and blue, merong red and blue. Yeah. So that's it. As usual, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please consider subscribing. And if you like this video, please give it a thumbs up. Right? Thank you guys, and I will see you soon on the next one. Ciao.